guys, so magandang gabi o umaga, no? Saan man kayo naroroon, no? My name is Policia po, nagpabalik. So ngayon po sasagutin natin ang isang katanungan ng ating mahal na subscriber na si Miss Sophia Noreen. So ang kuya niya ay 2 years na nakakulong sa kulungan. I think may nabanggit pa siya, no, sa bigutan nang dahil sa bisyo. So I don't know kung anong bisyo, no. So ngayon ang gusto niya kung ano daw ang gagawin, kung paano siya makalabas. So depende, no, maraming dapat gawin. So para sa akin lang, no, bilang isang criminologist, ang una-una mong gawin, kumain. Kumain muna at matulog, lumahimbing, no? Ayun, joke lang. Ang una mong gawin, kapatid, puntahan mo yung kapatid mo at tanungin mo or hanapin mo ang information ng kaso niya. Kung ano ba talaga ang charge, naka-charge sa kanya. Ano ba talaga ang ikinaso sa kanya. Hindi malinaw kasi kung anong bisyo nyo. So, assumption tayo na ito ay 9165 drug-related case. Kasi madalas, ayan lang naman ang may kulong, no? So, alamin mo kung anong specific na kaso doon sa information. Kung ano ba talaga ang charge sa kanya. For example, section 5, malay mo, magaan lang. Section, maraming section 5, maraming section ang Dangerous Drug Act 9165. Yan ang unang gawin. Alamin kung ano ang charge. Pagkatapos, pag nakuha mo na yung charge, since na ang gusto mo naman ay makalabas na, makiusap, kausapin mo ang humahawak na lawyer doon. Tinatawag na Public Attorney's Office or PAO or Prosecutor, kung ano ang posible magagawin para makalabas agad ang suspect. So maraming posibleng gawin. Marami tayong program na covered ng drugs na para makalabas agad ang isang akusado. Ang nangunguna dito dati yung bargaining, no? So, since na ang bargaining ngayon ay limitado na o hindi na masyado o hindi na nga pinapayakan mga court, no? Depende na lang sa court. Siguro sa nagkalap nilang ebidensya, depende sa bigat. Normally, hindi na nila pinapayagan yung bargaining, lalong-lalo na sa mabibigat na kaso na 5 or 11. Pero sa iba naman, alam, section 12 lang yan, yung position o paraparnalias lang. So, maaaring makiusap, makipag-bargain ka doon na hanggat maaari, eh, since na nandiyan na yan, aminin na lang ng suspect o para maka-avail siya na tinatawag na programs, na tinatawag na probation. Baka pwede, possible yun. Makuha niya ang sentence, ang final sentence na hindi lalagpas sa 6 years, papasok yun sa probation kung first time offender siya. Yun ba ang maaaring gawin? Actually, marami pa. Kung bailable man yan, mabawa kung bailable. So, kung kaya niyo mag-bail, abay mag-bail kayo para lang makalabas. So, yun po, pag drug-related case, malaki po ang bail. Humanda kayo ng 100 to 300,000 hanggang 500,000. Medyo kung wala kang pera dito, eh, mahirap ang drugs sa pagdating sa bail. Mabigat po. 1,000 ang usapan hanggang 1,000,000. So, depende po yun sa... Kung, at depende pa yun kung papayag yung prosecutor. Depende pa sa ano, sa gravity na evidensya. Yun. Yan lang. So, napaka-simpleng gagawin, no?
alamin mo kung ano yung kaso, ano ang posible penalty. Kausapin mo yung prosecutor kung ano ang posible yung magawa, gagawin ng suspect para makalabas na agad. Kung maaaring aminin niya para matapos na. Para makapagbagong buhay na siya kung sa labas. Mas maganda kasi nasa labas at kung nasa loob ka, hindi ka makapagbagong buhay. At kung aantayin nyo naman niyang sentensya, abay, hindi natin alam kung kailan matatapos yan. Maaaring tumakbo yan ng 5 years, 10 years, or more, bago matapos. So, napakahirap po ang antayin yung sentensya. Kasi ang tagal talaga matapos ang kaso natin sa Pilipinas. Yan lang yung magagandang, yan lang posible mong gawin para makalabas. Alamin yung kaso, mag-bail kung bailable, mag-apply na admitin para mag-aminin para matapos na at mag, kung papasok sa probation at kung ano pang mga, hindi ko na memorize yung mga iba pang drug programs, no? Pero marami yan. Kung baka naman, rehabilitation lang. So, malay natin. Hindi natin alam. Hindi ko maaasas kasi hindi ko nakikita yung charges. Hindi ko nakikita yung information. Ayan lang yan, Ms. Sophia, ang kailangan mong gawin. Asikasuhin. At tingnan kung may pag-asa pang makalabas. I think mayroong mong pag-asa yan. Wala naman. Hindi naman nawawala yung pag-asa. Laging nandyan. Ang kailangan lang kaalaman para maayos. So, ito, sapat na to. Alamin, puntahan mo, alamin mo yung charges kung saan naka-court. Siyempre, nandoon yan. Ito kung anong branch yung court dyan sa may Bigutan, no? Kung saan siya naka-assign. Kung saan siya naka-assign na hearing. Kasi may mga branch-branch yan. At alamin mo yung information. Tinan mo kung mayroong bail recommended. So, mag-bail kayo kung kaya nyo. Kung hindi nyo naman kaya mag-bail, ay ang chances mo ay mag-aminin o para maka-avail na probation. So, pag nangyari yun, so mapapadali ang paglabas na kapatid mo. Yan po. Yan po yung mga ina-advise sa mga, hindi naman natin dinidiglig itong walang pera. Nagsasabi lang tayo ng totoo. Kung wala kang pera, aminin mo na lang para makalabas ka na. Pero kung too much money ka naman, never mind. So, mag-bail ka kung available. Kung hindi, wala kang magagawa kahit na. So, tanggapin ang prosa sa kulungan. Huwag kang mag-alala, ang bawat pananatili niya naman dyan sa kulungan, ang bawat naka-2 years niya, pag na-hatulan naman siya, counted naman yan sa hatol niya. Counted yan. Sama yan sa bilang. Ayan po. So, maraming salamat sa iyo. So, magandang sana ay nabigyan kita ng konting linaw sa iyong tinatanong, no? So, for more info, so mag-PM na lang sa ating Facebook, Polisya po, ang ating messenger. So, maraming salamat at sana ay patuloy niyong suportahan ang ating channel kung gusto niyo itong mga ganitong content. So, medyo pangit nga lang po ang ating mga videos, no? Hindi natin masyado pinapaganda kasi alam nyo na, so natitipid tayo, so wala tayo masyadong oras at siyempre, wala tayong masyadong maraming tools para sa pagpapaganda ng video. So, naka-cellphone lang po tayo. So, yun nga, bumigay pa yung ating laptop. Kaya ngayon, hindi muna tayo makapag-live. So, antayin lang natin. So, makakaluwag-luwag din tayo. Kakabili din tayo ng computer. Malapit na. Siguro, plano ko next year. Loaded lang kasi ako ngayon sa bayaran. Kaya, hindi pa masyado makabili ng computer. Nagkumbas na ako, I think, 25 pataas. Medyo yung 8GB. Okay na yun. Makakagawa na tayo ng medyo maganda-gandang video. So, sa camera naman, tiga-tiga lang muna tayo sa cellphone. Swiss nakakapag relate tayo, nakakapag-relate, nakaka-video tayo ng gusto natin information sa inyo. So, maraming salamat po. Mula nang nagsasabi, hindi po lahat na criminologists ay nagpupulis. Yung isa ay andito sa YouTube.
So thank you for watching. See you again my next video. At don't forget to subscribe and click the notification button, guys, para medyo lumakas naman yung ating video. And then, siguro, kwento nyo sa mga kaibigan nyo, sa share nyo sa inyong Facebook page, no? Para ma-expose, malaman ng ibang tao at makarating kung mayroon man silang katanungan. So, thank you for watching. See you again my next video.